Welcome po sa ating bagong lesson, which is adjusting entries. Hoping you are all fine and well and healthy po. Okay, so while we are in quarantine, let's do education at its finest. Ano ba? Okay, adjusting entries po tayo ngayon. Next meeting po natin is May 16. Okay. Actually, face-to-face yun. So, mag-upload pa rin po ako ng lessons po in the past days. I-update ko naman po kayo sa GC or kay President po ninyo if I have uploaded lessons. Okay, ang lessons na lang po natitira natin is apat na lang. Adjusting, worksheet, closing entries, post-closing trial balance, and merchandising po. Mabilis na merchandising lang. Okay. Ngayon po, ang i-upload ko for Saturday class is 3. Okay. Anyway, simulan na po tayo. 11 steps in the accounting cycle. Nasaan na po tayo? Tapos na tayo sa 1, sa 2, sa 3, sa 4. Yay! Okay. Ang gagawin po natin ngayon is 5 to 10. Okay? Si 11 po, actually, kung nagka-financial management na po kayo, nagawa niyo na siya. Okay? Financial analysis. Hindi pa lang po kayo, siguro pinag-recite ng professor ninyo. Pero gano'n na po yun, communicating the financial statements. Okay? Okay. So, now we go to adjusting. Sa, ang ginagamit po natin sa accounting is accrual basis method. Ano po yung accrual basis? We have revenues are recorded when they are earned and expenses as they are incurred. Ibig sabihin po, kahit po utang pa lang ng customer yung binili sa inyo, record nyo na po siya as revenue or sales. Or kumbaga, sa expenses naman po, if gumamit po kayo ng kuryente pero hindi nyo pa nababayaran, expense na po yun. Okay? Yan po ay required ng standards as format in presenting the financial statements. Okay? Ang opposite method niya po is cash basis. Okay? Sa cash basis naman po, we have ang promotor niya ay si cash. Pag naka-receive po kayo ng cash, dahil po nagbenta kayo, record niyo, sa kanilang i-record yung sales. Pag po nagbayad po kayo ng expense, at nagpalabas kayo ng cash, dun yung palang pwera-record ng expense. Sobrang magkaiba po sila ng accrual basis. Okay, ginagamit lang po ito for tax accounting. Okay, para kumpitin ang gobyerno ang mga rarapat yung bayad sa kanya. Okay, anyway. So, we have in accrual basis of accounting, periodicity principle should be followed. Ano po ba yung periodicity principle? Review po tayo. Sabi po, the accounting cycle or the accounting process of every business should be broken down into periods like quarterly reporting, semi-annual reporting, or yearly reporting. Okay, depende po sa management kung anong gagawin, pero malimit po yearly reporting siya. Certain adjustments must be made at the end of the reporting period in order to reflect the true status of business transactions. Kasi meron po tayong business transactions na kung anong amount niya noong January, hindi na po yun yung amount niya ng December. So, ano pong gagawin natin? Gagawa po tayo ng adjusting entries. Okay? Adjusting entries po involve changing account balances at the end of the period from what is the current balance of the account to what is the correct balance for proper financial reporting. I'll give you an example po. Remember po yung prepaid rent. Yung prepaid rent po is advance payment of rent ng negosyo. So, for example po, nagbayad kayo ng prepaid rent sa ng January worth 100,000 pesos. Covered niya is dalawang taon, 24 months. By December of this year, hindi na po 24 months prepaid rent siya. Bakit? Nabayaran niyo na po yung from January to December. So, ibig sabihin, 24 minus 12 months na lumipas. 12 months na lang ang prepaid rent. And yung nabayaran mo ng 12 months, ang tawag doon, rent expense na. Yun po yung adjusting entries. Okay? More of that po to follow kasi I'll be giving examples po ng problems. Okay? Pinaka-aayaw po ito topic ng mga estudyante eh. Kahit ako po na okay estudyante, ayaw na ayaw po ng adjusting entries kasi po masakit sa ulo. Anyway.
Without adjusting entries, the financial statements may not fairly show the true solvency and profitability of the firm. So, lahat po ng firm gumagawa po ng adjusting entries. At hindi lang po yung simple. Hindi lang po yung kagaya ng ginagawa natin lagi. Okay? Kasi malalaking kumpanya po, ay di malalaking adjusting entries. Okay? Each adjusting entry affects a balance sheet account and an income statement account. Okay, remember po kung ano ang balance sheet account, ano nasa loob, yun po yung assets, liabilities, and equity. Ang income statement account naman po ang nasa loob ay income or expense. Ano pa? Eh, sana po naaalala pa. Okay, anyway. Next po, we have deferrals and accruals. These are categories of adjusting entries. Business transactions po are categorized as deferrals and accruals in adjusting. Okay. Unahin po natin si deferral. Si deferral po is na-record mo na sa balance sheet. Okay? Na-record mo na sa balance sheet, pero kung siya ay advance payment po ng expense, hinihintay mong ma-incur siya. At sa katapusan lagi yun ng reporting period mo, i-adjust. And pag naman po, cash advance ng revenues, hinihintay mong gawin mo yung serbisyo para ma-earn mo siya as revenues. Okay? Postponement of recognition. Expenses already paid but not yet incurred, or revenue already collected but not yet earned. Meron na po kayo na feature or na-imagine sa inyong mga otak yung mga klase ng business transactions na gano'n na pa. For example, prepaid rent. Expense already paid but not yet incurred. Yung revenue already collected but not yet earned. Ano pong example? Sige nga po, isip 1, 2, 3. Unearned income. Ano po? Okay? Next. Accruals po, you have kabaliktaran. Recognition of an expense already incurred but not yet paid. Or revenue earned but not yet collected. So, ano po example? Mga payables. Example po, yung utilities expense. Malimit po, nai-incur mo na ang kuryente ng mula December 1 to December 15. Pero nagbabayad po ba kayo ng December 15? Hindi, kasi December 16, dadating ang bill ng pang November. Pero, nai-incur mo na ang expense for utilities ng December 1 to 15. Ano po? Pero hindi mapabayad. Yun po yung mga expense already incurred but not yet paid. And revenues earned but not yet collected. Eh, nahihiya ka maningil eh. Ano po? Receivable. Nahihiya ka maningil. Eh, nagawa mo na ang part mo. Yun po yun. Accruals. This adjustment does an account amount unrecorded in any account. Okay? Yan. Sunahin po natin si deferrals. Deferrals po, prepaid rent. Okay, si prepaid rent po, prepaid insurance, supplies, depreciation, PPE, advance payments. Medyo mahaba-haba ang usapan, pero kayang-kaya po natin yun. Okay, prepaid rent. I'll give a problem. Yan po yun. January 1, 2020, the entity paid 200,000 prepaid rent for 20 months. In preparing December 30, 2020, dapat nga po December 31 eh, anyone. How much will be the adjustment for prepaid rent? Ano po nangyari? Me also. Nag-expire po yung advance rent niya na January to December. Bilang po kayo months. 12 months po yan expired. Okay? Kasi nagsimula siya January, December. Ano pong gagawin? I-adjust po natin kasi hindi na 200,000 ang laman ng prepaid rent sa December 30. Bakit po? Kasi lumipas po ang January hanggang December, nagbayad ka ng rent. Kunwaring inaabutan mo yung landlady, pero isang beses mo lang siya inabutan. Okay? Hindi na po 200,000 laman ng prepaid rent kasi hindi na siya prepaid. Naging rent expense na po siya. Gets ga po? Okay? Sige nga, compute po tayo. Lipat lang po ako ng screen. Okay, lipat tayo ng screen. Paint. Okay, kocompute po tayo. Given po, prepaid rent na, paat ang sulat ko, prepaid rent na 200,000 po.
ang coverage niya po is for 20 months. Ano pong gagawin natin? Kailangan niyo pong malaman ang per month. Per month ay magkano? Paano po natin gagawin yun? Madali lang po. Sabi po, 200,000 po ang binayad ninyo, ang coverage ay 12 months. I-divide mo lang po siya ng 20. Okay? 200,000 divided by 20 is 10,000. 10,000 pesos ang monthly rent mo kay landlady. Ang mahal. Okay? Anyway, 10,000 per month. Ano po sunod nating dapat malaman? Kailangan nyo malaman ilang buwan nag-expire or ilang buwan na yun na-incur mong rent expense. Sabi, January 1 ka nagbayad. Ang katapusan ng reporting period ay December. Ilang buwan po yan? Wala po kayo magbilang. 12 months. Isang buong taon. Okay? So, you have 10,000 pesos per month times 12 months. Ang total rent expense na incur niyo po ay 120,000 pesos. Rent expense. Bigay ka, dali. Okay? So, anyway, ang sunod po nating problema is adjusting entries. Ma'am, paano yun? Paano lang po kayo nagre-recognize ng rent expense? Debit? Tama po, di ba? Rent expense, normal ba ang normal balance is debit? Yep. Debit, rent expense, 120,000. Ma'am, ano ka partner? Ano ba yung babawasan natin? Prepaid rent. Credit, prepaid rent. Na 120,000. Dito po, hindi ko na nire-require yung description. Huwag po maglagay ng description sa mga magiging activities po natin. Okay? Yan po yung adjusting entries na. Okay? Balik na po ulit tayo sa ating presentation. Okay? So, ang adjusting entries na po as a review, debit, rent expense, kasi na-incur ka ng expense, and credit prepaid rent kasi nabawasan nyo. Rent. Prepaid rent nyo. Ng 120,000. That's for 12 months mong bayad. Okay? Clear po tayo. If you have questions, you may raise it po sa ating Facebook group. If you're not yet part of the group, please contact the president of the class. Okay? Para may add po kayo. Kasi may mga ina-add po akong estudyante wala sa group. Okay? Anyway. Next, you have prepaid insurance. Actually, wala po tayong magiging problema sa prepaid insurance kasi the same lang po siya ng konsepto ng prepaid rent. Dito naman po, premiums per month ang inyong titingnan. So, halos the same po. Pati nga po problem, ginawa ko lang parehas, iniba ko lang na siya ay prepaid insurance. Okay? Na-cover na po yung premium payments from January to December, 12 months. Ano pong gagawin? I-adjust po natin kasi hindi na 200,000 ang laman ng prepaid insurance sa December 30. Okay? So, ganun lang po ang gagawin niyo ulit. Balikan ko lang po yung computation ng prepaid rent para kita niyo po. Kunin niyo po yung per month, the 10,000. Kunin niyo yung, 12, yung ilang months na nag-expire or nabayaran ng premium sa 12 months. Multiply mo lang para malaman mo ang total insurance expense. Ano po? Then, the same po, papalitan niyo lang po ito ng insurance expense. At itong isa ay prepaid insurance. Balik po tayo. Prepaid insurance. Yan. Yan lang po. Debit. Prepaid insurance. Credit. Prepaid. Ah, debit insurance expense. Credit. Prepaid insurance. 120,000. Okay? Dali lang po. Liga. Next. Supplies. Case 1. Ano ba case 1? Kasi may dalawa pong cases yan. Papakita ko po sa inyo parehas para hindi po kayo na-ambush ng problems. Ano po? Kasi dati, nung kami po ay estudyante, na-ambush kami ng professor. Kasi hindi namin alam na may dalawang cases pala po ng supplies expense. Eh dahil pabibo po kami estudyante, hada ng hada. Akala namin tama hanggang sa buong worksheet, sala pala ang aming ginawa. Ay di zero po. Okay, anyway, problem po natin on January 1, 2020, the entity paid 100,000 worth of supplies. So, bumili daw po siya ng 100,000 worth ng supplies on December 31, 5,000 worth of supplies remained on hand. Okay, ano po nangyari?
ni Oso, nag-physical count po ng supplies, and nakita pong 5,000 na lang ang tira sa supplies. I'm sure po naranasan niyo na mag-physical count ng inventory. Kung hindi man po, masaya mag-physical count ng inventory. Na maalikabok sa warehouse. Mainit. Anyway, so physical po, ito naman po yung supplies. So, nung nag-physical count po, ang nangyari, 5,000 na lang daw yung natira. Remained on hand. Natira po. Okay? Ano pong gagawin? I-adjust po natin ang supplies account. Kasi hindi na po dapat 100,000 na ang nakareflect. Kundi 5,000 na lang. Ma'am, 5,000 hindi deduct. Hindi po. 5,000 na lang daw po ang tira sa supplies. So, ibig sabihin, ang supplies account po dapat 5,000 na lang. Okay? Eh, ma'am, ano ga po nakarecord na una? 100,000. Tapos, ma'am, 5,000 na lang? Yes, 5,000 na lang. Okay, compute po tayo. Kuha lang po ako na bago. Same. Ay, ba't ko sinim? No. Don't say. Okay. We have, meron daw po kayong naka-record sa balance sheet na supplies account, which is an asset, na 100,000. By the end of the year, ang laman na lang daw po niya is 5,000. How do you go from 100,000 to 5,000? Siyempre, 100,000, deduct mo na 5,000. Ibig sabihin, 95,000 yung amount ng supplies na nagamit mo na. Nagamit ng company at year end. Ano po? 95,000. Mama, ano yun? Ang ilalagay ko sa adjusting entries ay 5,000. Hindi po. Ang ilalagay mo is 95,000. Bakit? Tingnan po natin. Kapag po gumagamit kayo ng supplies, ang tawag po dun is supplies expense. So, this is the account use, debit, supplies expense. Dahil po siya yung expense account. Debit po na mga balance niya. So, supplies expense, 95,000. Okay? Then, credit. Ano po yung babawasan natin? Supplies account, di ba? Supplies, 95,000. Tiyanin! Okay? Gusto po, check natin. Yung supplies account nyo po, which is a debit balance. Okay? Ito po. Debit balance po siya. Okay? Nagkaroon ka, bakit po debit balance? Kasi siya po yung asset. Asset account. Nag-credit ka po, nag-credit ka again ng asset account. Okay? Kung nag-credit ka ng asset account, ibig sabihin, deduction po siya. 100,000 minus 95,000 po. Tama po ba na 5,000 ang laman ng supplies account at year end? Yes. Why? Because the problem said, 5,000 is the amount that is that remained on hand. Okay? Tama po ang ating ginawa. Ano po? Yan. So, we have provided a computation. Yan, debit, supplies, expense. Bakit 120,000 nakalagay? So, never mind po. Babaguhin ko po ang PowerPoint nito. Ito po dapat ay 95,000. And then, itong isa ay 95,000. My goodness. Very tactless. Next, case 2 po tayo. Case 2 po, we have on January 1, 2020, the entity paid 100,000 worth of supplies. On December 31, 5,000 worth of supplies were used. Ma'am, ano po nangyari? Me. Lumipas po ang 12 months, noong December lang po gumastos ng 5,000 ang company. Magkaiba po si case 1, si case 2. Dito, 5,000 naman po ang nagastos. Okay, baliktad. Ito po ay nagastos niya. 5,000 lang. Okay, ano kaya nagamit niya? Hindi siguro yung nagamit ng supplies. Okay, me too. Ano pong gagawin? I-adjust po natin yung supplies account para ma-reflect yung 5,000 na nagastos. Dito po, 5,000 yung nagastos. Sige nga po, compute tayo. Lipat po ulit tayo. Dito na lang din po ako. Okay? So, kung 5,000 ang nagastos,
100,000 minus 5,000. Kailangan ang nasa supply sa account mo is 95,000. Ma'am, bakit ka nag-compute? Wala lang po, pamparito. Kasi kapag po ganun yung inyong business transaction, when it comes to supplies, huwag na po kayo mag-iisip kasi dapat debit, supplies expense, 5,000, credit, supplies, 5,000. Hindi nyo na po kailangang deduct-deduct. Okay, kung ano po na sinabi, were used, 5,000 na siya. Let's check. 100,000 yung laman. Noong una, nag-credit ka ng supplies na 5,000, ibig sabihin, 95,000 na lang yung tira mo. Huwag po malilito kay case 1 at case 2 na ang supplies, ha? Kasi malimit po yun ang favorite pampalit ho. Okay. Hindi ko na po kayo malilito kasi sinabi ko na po sa inyo, wala nang trail. Okay. Anyway, bro. Hopefully, tama na to. Ah, dito tama. 95,000 to. Okay. Magkapaliktad po. Ah, i-edit ko na lang po, Iri. Ito po dapat ay 5,000. Tanggalin na lang po natin yung ano. Yung ito po dapat ay 5 lang. Okay? Anyway, sorry po ang daming typo. Next, depreciation. A portion of the cost of the property, plant, and equipment such as building, machinery, and equipment should be reported as expense. Alam niyo po kung anong depreciation, di po ba? Okay. Na-discuss ko naman po sa inyo na siya po ay dahil po ginagamit po natin yung mga buildings, machinery, and equipment, bumababa po ang value na po, ang tawag po dun is depreciation. Ang hindi lang po tangi nagde-depreciate ay land. Pwera na lang po for natural calamities like the Taal volcano eruption, properties in Lemery, and parts of those affected ng Taal is bumaba po ang value ng lupa. Okay? Next, reflection of the continuous wear and tear of the PPE. Okay, guess nyo na po. May formula po ito. Wala pa pala. Ito po yung composition ng depreciation. We have cost, inyong binayad ng entity para makuha po yung asset. Salvage value, yun po yung binayad. Salvage value po, ang pagkakaintindi po namin lagi dito is kung magkano yung ibabayad sa inyo ng junk shop para doon sa ipagbebenta nyo pong machinery sa kanila, junk shop po ha, yun po yung salvage value niya. Kung magkano po siya mabebenta at the end of the estimated useful life. Yung tipong sirang-sira na siya or sobrang tanda na niya. Pero na lang po kung collector's item. Okay? Useful life, estimated number of periods that an entity can make use of the asset. Kasi di tipo ba, meron po tayong yung laptop na to, kaya mo lang gamitin at full capacity at, for example, 15 years. After 15 years, ngangarag-ngarag na, marami na sira. Ganun po. Yun po yung useful life niya. Okay? So, going back, computation. Computation po, formula, asset cost, or the initial cash price niya. I-minus niyo po yung salvage value. Ang lalabas po is yung depreciable cost niya. But wait, there's more. Divided by estimated useful life. Ma'am, lahat yan given? Yes po. Okay, mag-alala lahat po yan given. Then, lalabas na po ang depreciation expense. Okay? So, yan po ang formula natin ng depreciation. Asset cost minus salvage value is equal to depreciable cost divided by estimated useful life. And, ang result po is the depreciation expense. Okay, problem. Paid 160,000 cash to purchase a delivery van. Surplus on January 1. The van was expected to have a 3-year life and a 10,000 salvage value. Depreciation is computed on a straight line basis. Okay, so isa-isahin po muna natin. Si 160 siya po yung cost. Si 10,000, siya po yung salvage value. Sinabi niya naman po. And si 3-year life, siya po yung useful life. Okay? Compute po tayo. Okay? New. Don't say. Okay? Sabi po, ang computation po natin is cost minus salvage value divided by useful life.
Ganyan lang po. Okay? So, given 160,000, this is the cost. Salvage value, you have, magkano nga po? 10,000 salvage value, and then useful life, 3 years. Useful life. Okay? Substitute, 160 cost minus salvage value na 10,000 divided by 3. Okay? So, if you have your calculators with you, which I will compute also for you to be in real time, 160,000 minus 10,000 divided by 3. You have 160. Tama ga po, 160 minus 10,000 divided by 3. You have 50,000. Okay? Ay, hindi ko pala nilagay. Balik. 50,000 po. 50,000. This is your depreciation expense. Ma'am, paano po ang journal entry? Ang kapartner po nito ay accumulated depreciation. So, debit, depreciation expense, 50,000. Credit, accumulated depreciation, 50,000. Nag-abbreviate na po ako. Pero papakita ko niyo po sa PowerPoint. Nandun po yun. Okay? Yan. Debit, depreciation, expense, 50,000. At credit, accumulated depreciation, 50,000. Okay? Dali lang po, diba? Dali lang. Next, unearned income. Unearned income naman po is received on April 1 an 18,000 cash advance for a contract to provide services in the future. The contract required a one-year commitment starting April 1. Ano po nangyari? Nakatanggap po ng unearned income. Cash advance rendering of service will be until April 1 of the next year, 12 months. So, noong April 1 po ng taon na yon, nakatanggap po ng 18,000 magpo-provide po na siya na service hanggang April 1 na sunod na taon. Ano pong gagawin? I-adjust po natin ang unearned income account mula April 1 hanggang December 31 kasi nag-render na po siya ng service from April to December, 9 months. Gets ga po? Ano pa? Okay, compute po tayo. Dito ko na po ilalagay sa kabila. 18,000. You are given 18,000 po. Oh my God. 18,000. 18,000 pong unearned income. Nasa unearned income account po siya. Good for 12 months. Ba't niya dinivide sa 12? Gusto ko po kasing malaman magkano po yung per month niya. Okay. 18,000 divided by 12 is... Kalki po tayo. Yung mga magagaling po sa math. 1.5. Okay, 1.5 po siya per month. Okay? So, 1.5 per month, lumipas po is from April, sabi po, April to December. 9 months po siya kasi April 1. Ang April 1 to May 1 is 1 month. Kaya po, ang bilang April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 months. Okay? Then, 1.5 po, 1.5 times 9 months, you have 13,000. 13,500. Ang tawag po dito ay, sige nga, tawag po dyan ay revenues nyo na po yan. Na-earn nyo na po yan. Diga po unearned income yon. Okay? Dahil nag-render na po kayo ng service for 9 months, revenues nyo na po yan. May karapatan na po kayo siya. Adjusting entries. Babawasan niyo po yung unearned income account. Ang unearned income po ay credit. Pag babawasan niya po siya, ide-debit niyo siya. Unearned debit, unearned income, credit. Ano po yung credit? Revenues. Okay? Or service revenues po. 13,500. Okay po? Yan. Balik po tayo sa PowerPoint. You have received
on April 1 an 18,000 cash advance for a contract to provide services in the future. The contract required a one-year commitment. Yan. Debit, unearned income. Kasi babawasan nyo na po yung unearned income niya. Hindi na po dapat siya 18,000 kasi nag-render na po kayo ng 9 months na servisyo. 13,500 na lang po siya. Then, service revenue, 13,500. Good for 9 months na nirender niyo po service. Ganun lang po siya. Okay? Next po, we have... Yeah, malapit na tayo matapos. Adjustment for accruals. So, ang dami. You have 4. Accrued salaries, accrued interest, accrued revenues, and accrued uncollectible accounts. Discuss muna natin. Accrued salaries. Problem. Salaries are paid on Saturdays. The weekly payroll is 25,200. Assume that December 31 falls on a Thursday and the entity has a 6-day pay week. Cut-off is Monday to Saturday. So, ano pong gagawin niya din? Okay, hindi pa po bayad yung mula Monday until Thursday po of that week. End of reporting period na po yung Thursday. 4 days po yung nagdaan. Dahil end of reporting period, matik, incurred na po yung salaries na yun. Pero hindi nyo pa siya babayaran because ang payout nyo ay Saturday. Okay? Ano pong gagawin? I-reflect po natin yung Monday to Thursday po as salaries payable po kasi hindi pa po payout. Saturday pa po ang payout. Okay? So, ano pong gagawin natin? Let's do compute. Compute po tayo. Ako po yung hiram ng tablet ng aking kapatid. Yung mga ginagamit po sa, ano nga po, yung sa NBI, pag napirma. Ngayon po, nagdodawin po kasi ang kapatid ko ng digital. Okay, so you have po 25,200. Kung hindi po nakakamali sa liben, yes, 25,200. 25,200 po ay for 6 days. Equivalent. So, gusto ko po malaman yung per day. So, 25,200 divided by 6 days. Kung may kalki po kayo, nagkakalki din po ako. You have 25,200 divided by 6. 4-2. 4-2 po siya isang araw per day. Sabi po sa problem, Monday to Thursday, hindi pa bayad. Kasi nag-payout na po sila nung Sabadong nakaraan. So, ibig sabihin, Linggo, kasi 6 days lang po sila nagwa-work. Linggo pahinga, Monday na uli-balik ang mga tauhan. Monday to Thursday, hindi pa po bayad. 4 na araw. So, 4 to 4 days. So, compute lang po. 4 to times 4 is equal to times 4. 16,800. 16,800 po yung hindi pa niya bayad na salaries, pero siya po yung na-incur niya na, kaya po ang tawag sa kanya ay salaries expense. So, yan po ang adjusting entries niyo. Debit, salaries expense, 16,800, credit, salaries ano po, hindi niya pa bayad eh, payable, 16,800. Alam mo, hindi niya pa po bayad, kaya payable po po siya. Kailan nga po babayad? Sabado. Okay? So, yan po. Going back. Tadang! Malapit po tayo matapos! Accrued salaries. Adjusting entries. Yan nga po. Salaries expense, 16,800. Salaries payable, 16,800. Accrued interest. Yan! Borrowed 100,000 by issuing a one-year note with 7% annual interest to ABC Bank on October 1 of that year. End of reporting is December 31. So, ito po, mayroon ka po ng pera sa ABC Bank. Feeling ko, alam niyo po ito kasi syempre may mga loans na po tayo. Kino-computan po tayo ng amortization per month. Kasama na po dun yung interest. So, dito po sa accrued interest, magko-compute po tayo ng interest. Nag-i-interest na po yung utang mula October 1 to December 31. Tatlong buwan po, count po, October, November, December. Hindi po November, December lang ha, kasi po October po ay buong buwan. October, November, December, 3 months. Ano pong gagawin? Kukumpute po tayo ng interest. Ano pong formula? PRT, principal times rate times time. Okay? Compute po tayo.
new down same. So you have, sabi po ay, yeah, nakalimutan ko ni ng given. 100,000. 100,000 po yung principal. Ito po yung given, principal. 7% po yung interest. Then, ang time niya po, 1 year. 1 year yung note, pero nakuha po siya ng October. So, bali 3 months po siya. So, this is your time. So, formula po natin is PRT. Principal times rate times time. O, diba? Kadali lang po. So, solution na po tayo. You have principal, 100,000 times rate, 7% at 0.07. Okay? Times time. Times 1? Mali po. Kasi po, nakuha niyo siya October 1. So, ang running lang po ng interest ay 3 buwan. October to December. Kasi December po yung reporting period. So, ibig sabihin, out of 12 months, 3 buwan lang po yung lumipas. O yung nag-run. Yung time. Okay? Ganyan po gumagawa ng fraction. Yung total, yung denominator po is yung total years na covered po nung loan. Yung numerator po is kung ilan yung lumipas na panahon na nag-incur yung interest. Ano po? So, when you, pag sinagutan nyo po ito, 100,000 times 0.07 times 3 divided by 12, you have 1,750. Ano pong tawag dito? Interest expense. Nabayaran nyo na po? Hindi pa. Kaya, debit, interest expense, the amount of 1,750, credit, interest, payable, at 1,750. Okay po? Diba? Pagano lang po yan. Hindi pala nilagay. Oh, okay. So, balik po tayo din eh. Hindi pala po ang naglagay ng ano, adjusting entry dun sa PowerPoint. Papalka ko na lang po. Okay, again, ang ating pong adjusting entry or yung tinatawag na AJE, adjusting entry, interest expense, debit, 1,750, and interest credit, interest payable, 1,750. Okay, balik na po. We have next, accrued revenues. Yan naman po, sa accrued revenues naman po ay na-servisyuhan nyo na. Nabigyan nyo na po yung service. Hindi pa lang po kayo binabayaran. Weddings are us agreed to arrange a rush but simple civil wedding for a madly in love couple in the afternoon of May 31. The entity intended to charge fees of 5K for the services which is earned but unbilled. Hindi pa po sinisingil. Siyempre, in love na in love. Nasisingilin nyo, panira. Okay, anyway. So, adjusting entries niya po is debit, accounts receivable. Ma'am, bakit accounts receivable? Kasi tatanggap mo yan. Nagbayad na ba? Hindi pa. Patatanggap mo pa lang, 5-3. And then, credit, wedding revenues. Familiar po? Yes. Siyempre, kasi nakasalubong na po natin yan sa journal entries. Hindi po natin alam na siya pala ay accruals. Okay? So, ma'am, hindi na po kailangan May 31 to December 31. Hindi na po. Once you render the service, you are entitled to the whole amount na whether tapos yung taon or hindi. Kaya huwag niya po yan i-divide. Okay? So, yun. Next, approval for uncollectible accounts. Dito naman po ay you are recognizing bad debts. Yung mga hindi po kaya magbayad. Nangyayari po ba talaga yun, ma'am? Yes. Nangyayari po talaga na hindi, when you're a large company and your customers are actually resellers, there are certain times na hindi na po nila kaya magbayad. Alang ipilit mo pa. Di huwag ka na lang makipag-transact sa sunod. Blacklisted na sa inyong company. Okay? Assume that an entity made credit sales. When you say credit sales po, ibig sabihin lahat po utang.
1,100,000 in 2018, utang ng customer. And prior experience indicates that an expected 1%, percent po yun ha, average ang collectible accounts rate based on credit sales. So, lagi daw po, 1% daw po ng credit sales ay uncollectible. Okay? Ma'am, paano yung kinocompute? 1,100,000 that's a credit sales times 1%. Ano po yun? So, paano ang journal entry niya po? Debit, bad debts expense, 11,000. Credit, allowance for collectible accounts, 11,000. Partners po yun. Lagi, bad debts expense. Ano po yung bad debts expense? Nire-recognize mo ng expense siya, kabawasan sa iyong income kasi hindi mo siya nasingil. Okay? Allowance for uncollectible accounts, 11,000. Okay, familiar po, contract account po siya ng accounts receivable. Okay? So, yan po yung computation. 1,100,000 sales times 1%. What if we don't do adjusting? Siyempre, then the FS will be overstated or understated. Ano po yung overstated? Overstated po is sobra po yung nakalagay, pero in reality, county lang po siya. Ang understated naman po, ka-county yung nakalagay, pero dapat medyo mataas-taas yung amount niya. Okay? So, lahat po yan, kahit po medyo mahirap, gagawin po natin for the sake na tama po yung FS na gagawin natin. Yung marami pong nakukulong na bookkeeper dahil hindi po sila marunong mag-adjusting entries. Lalo na po ngayon at medyo nagigipig po si BIR when it comes to bookkeepers. Kailangan po NC3 po at may accounting units. Buti na lang po, meron po kayong accounting subjects. At yung accounting subjects nyo po is, yung akin po is 6 units. So, hindi ko po alam po anong accounting subject nyo nung first sem, so yun. Yay! Thank you! You may proceed to the guided exercises for adjusting entries. So, yung sunod pong video, meron po ako paano po natin sasagutan yung adjusting entries. Ano po? See you po sa next video! Bye-bye!